Yes, hello guys. So ngayon itong video na aking ituturo sa inyo ngayon ay ito po ay Binance Tagalog tutorial. Updated na po ito 2021. All right? So kung nakikita nyo guys yung previous na video ko about Binance, it was 2019. So may mga itinuro ako doon na hindi maganda ngayon or hindi na effective ngayon. Kaya guys, updated na po yung ating tutorial ngayon. Okay? So kung gusto mong malaman, so itong video na to, ito po ay full step-by-step tutorial para sa mga beginners at para din sa mga beginners na may mga hindi pa naiintindihan sa platform. So itong video na to guys ay para po sa inyo. So make sure na panoorin mo yung video na to until the end. Ituturo ko sa inyo yung full step-by-step guide para matutunan nyo kung papaano po ang Binance. Yes, welcome back guys dito sa aking YouTube channel. Kung bago ko lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano po kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng mga content, please consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin po kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo po ito sa mga kilala nyo na nag-trade sa Binance na hindi pa masyadong gamay yung platform. Alright? At guys, okay, yung most recommended na business ko nandiyan din po sa description sa video na to. Okay, so ano ba yung matututunan nyo inside this video? So, ang gagawin natin guys ay magkikreate tayo ng account. Ito po ay updated platform na kasi yung 2019 na ginawa ko, alam ko meron ng pagkakaiba ngayon. Alright? So, create an account updated 2021. So, ngayon mismo. At guys, how to secure your account or how to put security sa inyong account. Okay, yan ang ituturo natin dito. So, and then number 3, how to fund your account. Cheapest and less fees. Kasi before, yung ginawa kong tutorial doon is from other platform papunta po dito sa Binance. Pero ngayon guys, dito na mismo sa Binance natin kukunin yung fund or dito na mismo tayo magka-cash in, okay? So gamit po yung P2P or peer-to-peer trading. And guys, papakita ko na rin sa inyo yung platform. So mag-start tayo mag-trade. Pwede ipapakita ko na rin po yung tinatawag nilang spot trading, yung margin trading at saka sa futures trading. So makikita nyo po inside this video. And tuturuan ko na rin po kayo paano gamitin yung mga indicator which is tutulong sa atin. Hindi naman mismong gagaranti ng success natin, pero ito po ay yung guide natin kung paano yung takbo ng trading. And of course, number 6, okay, tuturo ko na rin po sa inyo paano po mag-withdraw ng earnings natin or yung pera na natin na inilagay natin sa Binance with less fees. So ituturo ko na rin po dito sa video na to. Kaya guys, kung ikaw ay nanonood at ikaw ay beginner or hindi pa or beginner ka na or nagte-trade ka na pero may mga hindi ka pa naiintindihan, okay, ito tuturo ko sa inyo sa video na to. Alright? So lahat yan ay pag-uusapan natin inside this video. Kaya make sure na huwag ka mag-i-skip, panoorin mo buo yung video. Alright guys, sa step 1 na gagawin natin is magke-create tayo ng account para po ito sa mga wala pang account sa Binance. So ang first step na gagawin natin is i-click mo po yung link dyan. Okay, na kung saan yan po ay referral link. Wala pong extra charges po yan pag ginamit nyo po yan. Okay? So, ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin yung ating email. So, maglalagay po kayo ng email nyo na active and valid. Okay? So, katulad nito. Okay? So, pwede po yung Yahoo or pwede rin po yung Gmail. Alright? So, dapat maliliit. Okay? So, baka makita nyo. Okay? So, maliliit. Ayan. So, mark.kaalim@yahoo.com or gmail.com, pwede po siya. Kung ano po yung active at valid na email nyo. And then, put po kayo ng password. So, meron pong requirements dito sa password. Minimum of 8 characters, at least 1 uppercase at 1 number para po secured ang yung password. And then, after that, ang gagawin yung next ay click tong create an account. Automatic na po yan na nakalagay yung I have read and agree to the terms and service. Then, create account. Click nyo po yan. After that, ang next na gagawin nyo is pupunta po kayo sa email na ginamit nyo. Okay? Click nyo po, open po yung email nyo. Okay? Kasi meron pong verify. Ibe-verify yon na ikaw mismo yung nag-login. So, pag-click nyo po yon, okay na po siya.
Verified na po yung account nyo. Ngayon, kung tatanungin mo sa akin, Mark, pwede ba yun kahit wala pa akong ID? Yes, pwede pa rin pong walang ID. Okay, nga lang, mas maliit hanggang 2 Bitcoin po kung wala pong ID. Pwede pong transactions yun per day. Pero kung mas malaki dun sa 2 Bitcoin, dahil beginner ka pa lang, okay lang kahit wala ka pang ID. Yung may ID, yung halimbawa, mas malaki yung transactions mo sa 2 Bitcoin, yun, hinahanapan po ng ID. Kung tatanungin mo, pwede mag-withdraw kahit walang ID? Yes, pwede pa rin po mag-withdraw. Okay? So, next thing na gagawin na natin is pupunta na tayo sa ating account. Yes, guys. So, punta tayo sa Binance.com account. So, ngayon, ang gagawin na natin, hindi na tayo magre-register. Ang gagawin na natin is magla-login tayo. Okay? Sa pagla-login, guys, pwede nyo pong ilagay yung password nyo kanina or yung ang inyong ginawa kanina, yung email nyo, then password, then click login. Okay? So, papakita ko sa inyo. Halimbawa, ito po yung account ko. Okay? So, ito po yung una yung makikita nyo kasi may mga nagtatanong hindi daw alam to. So, ang gagawin nyo dito, hindi po yung gagalawin nyo. Ito. Okay? So, okay. Dapat magkatugma po siya. And then, yan. So, pwede na po kayong mag-login. So, dapat meron po kayong security. So, ito yung meron sa akin. Okay? So, i-encode ko na lang dito. Mamaya ituturo ko sa inyo para magkaroon ng 2FA. Alright? So ngayon guys, naka-login na po tayo sa ating Binance account. So ito na po yung makikita nyo mismo once naka-login po kayo sa inyong Binance account. So ang first na gagawin natin is isi-secure natin yung ating account. So para ma-secure po yung ating account, okay, dito pupunta lang tayo dyan at i-click po natin tong security. Okay, so click lang natin yung security. Okay, once na-click po natin yung security, ito po yung ating isi-secured. Para po kapag nagkarga po tayo ng account, okay, so, or ng pera, dapat po ay may security. Apat lang po para secured yung ating account. Okay, enable po natin yung 2FA. Ano ba yung 2FA? Kasi may nag-inquire sa akin dito, hindi daw siya kasi akala niya automatic na meron na yan. So, ganito po yun. Punta po kayo sa Play Store or App Store at hanapin nyo po ito. Okay, so ginamit dito sa Google Play ko na hinanap, pero pwede rin po sa cellphone. Okay, hanapin nyo lang po ito. Google Authenticator. Okay, so install nyo po yan sa cellphone nyo. May nilalabas yan na number. Okay, yun po yung gagamitin nyo para ma-activate po yung 2FA nyo. Alright, so dito, okay, set up nyo. Click set up and then merong number, i-input nyo lang. Secured na po yung 2FA nyo. Sa identify verification, so kailangan po yung mga driver's license, passport, yung mga legit or SSS or any ID na talagang yan yung mga tinatanggap nila. Ewan ko lang kung tinatanggap yung TIN. Okay? So, pero yung ginamit ko dito is yung voter's ID. Yan po yung ginamit ko dyan. Alright? So, at meron din pong SMS authentication. Okay? So, i-activate nyo po yan. So, naka-activate sa akin para secured po yung account nyo. And, okay, yung last guys ay pwede nyo pong enable yung anti-phishing code. Ibig sabihin yan, kapag wala yung code na inilagay mo sa email na yan, eh medyo phishy yan. Sa akin, meron yan. And, ibig sabihin ng withdrawal whitelist, isa pong wallet, okay, pwede pong Bitcoin or any wallet yan, na naka-register. Kapag iba po yun, hindi sila makakapag-withdraw para secure yung account nyo. Kapag secure na po yung ating account, eh pwede na po tayo magkarga. Pwede na tayo mag-fund. Okay, so titingnan natin guys kung pwede tayong mag-fund ngayon. Okay, at ipapakita ko po sa inyo dito sa tutorial na to. Okay, para magkaroon tayo ng fund dito sa Binance, okay, ang gagawin lang natin is dito, buy crypto, nakikita nyo po yan, yung arrow ilalagay nyo po dyan at dito po tayo, P2P trading. Kasi yung tutorial ko noong 2019, pupunta sa coins.ph, ta-transfer pa dito sa Binance. Now, direct na po tayo dito sa Binance. So, dito guys, click-click mo lang itong P2P trading. Okay? At ito na po yung lalabas. Okay? So, hintayin lang natin kasi habang nagre-read. So, ang gagawin natin ay bibili po tayo dito, hindi na peso. Bibili na po tayo ng USDT, pero peso po yung gagamitin natin. Alright? So, nauunawa nyo yan guys. So, dito guys, kung kayo po ay beginner at gusto nyong malaki ka agad yung fund nyo, kung ako sa inyo, wag po kayong munang tatransact ng malaki ka agad. Kasi pagka nagka-problema, baka maubos yung pera mo. So, dapat maliit muna, test muna.
Pag sinabi pong P2P, ito po ay peer-to-peer trading. Tao sa tao lang yung mag-transact. Wala na pong third party. Kayo lang po yung mag-uusap dito. So, dito po, may mga available po tayong okay, bilihan. Dito na po tayong bibili. Peso po yung gagamitin natin. Pero yung tatanggapin natin is USDT or Tether. So, ngayon, so dito may si Mar. Ito po yung price niya. Pagbibili po tayo ng dollars po dito, ito po yung mga price nila. Okay? So, ang hanapin natin, pwede tayong bumili ng mas mababa yung price. So, okay? Pero kung ako sa inyo, mas maganda yung secure. So, halimbawa, okay, pwede pong bumili dito, JG Crypto, hanap po kayo ng mataas yung maraming orders, pero maganda yung completion. Okay? So, meron akong hinahanap dito, si Limitless. Okay? So, sigurado lagi yon. Okay? So, siguro pwede rin to pasok sa budget mo. Okay? So, meron siyang si Jolt. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo, siguro magka-cash in tayo ng 1,000. So, kiklik lang natin tong bank transfer. Bibili tayo ngayon. Actual na bibili po tayo. Okay? Gamit yung ating phone. So, gagamitin ko GCash. Meron ako available na GCash. Okay? Pambili. So, bibili tayo ng 1,000 pesos. Okay? So, sana nga pwede. So, titingnan natin para makapag-cash in tayo. So, successful order. So, makikita nyo po yan dyan, guys. Okay? So, gagamitin natin yung phone para mag-cash in tayo ngayon. So, GCash yung gagamitin ko para... So, tamang-tama, merong Union Bank. Okay? So, magde-deposit ako. Okay? So, makukuha ko 20 USDT. Okay? So, gagawin ko lang ay... Okay? So, dito, tatransfer ko yung... So, pupunta ako sa aking GCash. Okay? So, punta lang ako sa aking GCash. At eto, guys. Eto po yung information niya. Okay? So, may pangalan siya. Julian Una. So, dapat dito yung input ko. At eto po yung bank account niya. So, send screenshot of your deposit transactions. Do not write any crypto or transfer description. So, yun lang ilalagay natin. So, mamaya, dito natin i-input yung ating transaction. So ngayon, okay, so papakita ko, okay, order tayo. So ngayon guys, nag-transfer na po ako. Okay, ito po yung parang message nyo, magme-message siya. So ang ginawa ko lang, inilagay ko lang yung screenshot ko dito, yung aking transaction sa kanya. At sabi ko, okay na po. Yes, sabi niya, mark paid. So okay na siya. Okay, check ko na lang kung dumating na sa akin. Okay, so mark paid sabi niya. So check ko na lang. Transfer next. So, i-confirm natin. Ayan. So, you have marked order as paid. Please wait for seller to confirm your release asset. So, check na lang natin guys kung ilang minutes bago dumating yung ating USDT. So, ganun lang guys ang pagbili dito ng USDT. So, hindi na mahirap. So, si Jolt. So, okay naman siya. Responsive naman siya. So, pwede nyo pong itry sa kanya. So, 1,000 yung sinubukan natin para meron na po tayong ngayon kung hindi po kayo, naguguluhan po kayo dyan. Okay? So, nandito na siya. Okay? Order completed, guys. So, nakita nyo actual ha. Transfer to spot. Titingnan natin sa ating spot. Okay? Your ating account. Okay? So, dito meron na siyang text sa akin. Okay? Makikita ngayon natin kung nandito na sa P2P natin. So, ito po yung first. O yan, ito na guys. Okay, makikita nyo. So, clinic ko po yon. Show natin. So, meron na nga. Okay, so meron na po tayong USDT. Okay, so pwede na nating i-transfer. Okay, so ta-transfer natin ngayon. Okay, so ganito po ang gagawin natin guys. So, nandito na sa ating P2P trading at dadalhin na po natin sa spot. So, pwede na po tayo mag-trade. So, ngayon ay i-click ko natin tong spot. So, USDT. Ang gagawin natin is max. Okay, lahat ng nandun kanina sa na-transfer natin, click lang natin yung max and confirm transfer. Okay, so go to trade, balik. Okay, yung yellow, click lang natin yung go to trade at pwede na tayong mag-trade. Okay, so okay na siya. Okay, so yan. Babalik ngayon, ang okay na dahil meron tayong fund sa ating USDT, pupunta tayo sa wallet. At pupunta po tayo dito sa Fiat and Spot. Click natin. So, ito na ay full tutorial na talaga, guys. Okay? So, ipinakita ko sa inyo paano magkaroon ng fund
gamit po yung P2P na kung saan napakabilis. Okay? Fast ang transactions. Kasi before, gumagamit tayo ng ibang platform para magkaroon ng cash in. Now, itinuturo ko na sa inyo paano mo bumili ng cheapest. As long as dapat meron po kayong GCash or meron kayong mismong online banking. Yun po yung ginagamit nila. Okay? So, nandito na. Okay? So, naidagdag na. Kasi kanina to 305. So, naidagdag na yung $20 dito. So, ang nakalagay na ngayon is 320 kasi meron existing na USDT. So, nandito na siya. Now, pwede na tayo mag-trade. So, para mag-trade tayo, hanap po tayo ng coins na pwede nating i-trade. So, halimbawa, gusto nating mag-trade ngayon sa Bitcoin. Halimbawa lang ha. So, dito sa Bitcoin, okay, yung USDT natin hindi natin ita-transfer. So, pupunta tayo sa Bitcoin or pwede nyo pong i-manual na i-input kung ano yung coin na hahanapin nyo. Okay, so halimbawa, sa Bitcoin, click lang natin tong trade. Okay, nakikita nyo po yan. Okay, so dito, click lang natin yung trade. And then, dito guys, hanap tayo yung anong pair. So halimbawa, USDT, kasi nandun yung fund natin. Click lang natin tong USDT. Alright, so sana guys, nasusundan nyo. Okay ba guys, kung napapanood mo at nasusundan mo, i-click nyo po yung mag-comment naman ka dyan sa baba. Okay, para nakita ko kung naiintindihan nyo. So, nandito na siya, guys. Okay? So, ngayon, nakikita nyo, meron akong, ayan. So, ngayon, guys, ay pwede na nating i-click tong so, original view. So, nandito na tayo, guys. So, meron na tayong trading. Pwede na tayong mag-trade. Okay? So, ituturo ko muna kayo dito sa pinaka-plot dashboard dahil yung mga, lalong-lalo yung mga beginners. Okay? So, ito po yung tinatawag nilang pair. Ano ba yung pair yan? BTC versus USDT. Okay? Dito, nakikita nyo po yung mga price, na, may mga amount dyan. Okay? Dito, yung mga pwede nating isell at dito, pwede tayong mag-buy. Yung mga price na yan. Ito yung mga nagbebenta, ito po yung mga bibili. Okay? So, at dito sa taas, guys, meron pong time. So, meron pong 1-minute time frame. Meron 1-minute. Merong 3-minute time frame. Pag sinabing time frame sa bawat candlestick, okay, kung 1 hour nakalagay dyan, bawat candlestick is 1 hour. So, pwede nating palitan yan ng 1 minute. Okay? So, bawat minuto, yan po yung pagbabago-bago ng candlestick. Okay? So, may 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 12 hours, 1 day to 3 days at 1 week. Okay? Per week naman yan. Yung isang ganyan, isang week. Okay, or isang ganyan, isang buwan. So, marami. Okay? So, dahil alam na natin yung time frame, so usually guys, ginagamit ko ay 1 hour. Okay, minsan 4 hours, pero depende. Okay, so yun po yung time frame. Now, next na gagawin natin is, maglalagay tayo ng indicator. Pwede tayong maglagay ngayon ng indicator. Yung indicator, ito po yung ginagamit ko for, okay, so ang ginagamit ko is EMA. Okay, so tanggalin natin yung moving average. EMA yung ginagamit ko. Pwede nating palitan yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. At ginagamit ko rin po yung, okay, hindi ko masyadong ginagamit yung volume. Ginagamit ko po yung MACD at saka yung stock RSI. Yan po yung ginagamit ko. Okay, personal. So mamaya, ituturo ko konti sa inyo kung ano yung gamit niyan. Okay, so ipapakita ko sa inyo. I-full view muna natin para, ngayon kung gusto mong makita yung view nito kasi maliit, okay, dito, yung parang yung ganyan arrow na apat, click mo lang yan para makita mo yung full view. Okay? So, para makita mo kung talaga yung takbo niya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin ay, so, naka 1 hour tayo. So, ituturo ko sa inyo konti itong, ito po yung EMA. Okay? So, ang gagawin mo lang ay, tatlong kulay yan. Okay, ito yung kulay na to. Yung red saka blue. Oo, anong kulay ito. So, ganito yon. Ganito ang basahin yan. Kapag nakikita nyo yung ganyan, okay, so, kapag ito ay nasa baba, ibig sabihin yung price ay papataas. Okay? Kapag ito nasa baba. Ito naman, ganun din. At ito po yung, okay. So, ito naman, yung isang pattern ko dito na sinusunod. Kapag itong blue, okay, at yung candlestick ay nasa taas niya, ang price talaga is pataas. Okay? So, yun po yung isang pattern. Gamit po yung EMA. So, pwedeng baguhin yan. EMA 7, 25, at saka 99.
Okay, ito namang MACD or moving average, convergence, and divergence. Okay, ganun din siya. Kapag itong blue ay mas nasa taas, ang price ay pataas. Kapag ito ay nasa baba, yung blue at yung red naman ay nasa taas, yan po yung pababa yung price. Okay, so ang sikreto dito guys ay you buy low and sell high. Bibili mo ng mababa at ibebenta mo siya ng mataas. Parang ganito, halimbawa bumili ka dito ng 30 for 20 at ibinenta mo nung presyo ay 39, eh yung difference po niyan, yan po yung magiging kita nyo. Okay. Ito namang stock RSI, ito po yung parang volume. So mabab dito halimbawa 0 pa lang yan. Okay, ito naman ay 100. Okay? So yan yung aking basic lang to guys, hindi yung support at saka resistance. Okay, so basic lang yung tuturo ko muna sa inyo. Okay, ngayon, kung gusto nyo pang pag-aralan yan, marami pong free training sa YouTube. At kung gusto nyo po yung mga premium training, pag sinabing premium, okay, talagang detalyado rin na ituturo sa inyo paano kayo kumita ng malaki. Okay, so balik tayo ngayon dito sa, okay, so ipapalit natin. Kung papalit mo, click mo lang yan. Okay, so dito naman sa baba, ito na po yun. Ito yung spot, cross, at saka isolated. So dito, magtitrade muna tayo sa spot. Okay? So, ito po yung price. Okay? So, kayo po yung, kung limit po yung gagamitin natin, kayo po yung maglalagay ng price na gusto nyo. Halimbawa, ang price ngayon is 37,000. So, ito mga to. Ito po yung mga nagbibili. Okay? Yung price nila. Kapag sinabing limit, kayo po yung magdi-dictate. Halimbawa, sabihin natin, 35. Gusto ko yung price is 35. Okay? Lahat ng pera ko, ibibili ko. Pag sinabing lahat yan, ilalagay mo dyan, lahat ng pera mo. And then, okay, pag magbibili na po kayo, ito na po yung buy. Papakita ko yung sa inyo mismo. Okay? Kung gusto mo makabilis na makabili, click mo lang yung market. Pero kung gusto mo ikaw magdidikta ng presyo, i-click mo lang po yung limit. Alright? So, click natin yung buy BTC. Okay? So, ito na po yun. Mapupunta na po siya sa order. Okay? Kung makikita nyo, nandyan na po siya sa order. Okay? Kapag hindi pa napunta po sa 35,000 yan, ay nandiyan lang sa order. Ngayon, kung napunta sa 35,000 yan, yun, mapupunta na po dito sa ating, makikita nyo na po yung Bitcoin nyo dito. Okay? Makikita nyo po yung Bitcoin nyo. Automatic po yun. Once na nakabili kayo. Okay? Sa sell naman, ganito. So, cancel lang natin. So, sa sell naman, ganito rin. So, pwede rin yung limit. So, ang price, halimbawa ngayon is 36. Pero ngayon, nakikita mo, halimbawa, papataas. So, pwede nyo rin pong ilagay yung price nyo na gusto nyo. Halimbawa, gusto mo mabenta yung price mo is, ay yung Bitcoin mo is 38,000. Okay? So, yung $38,000 po yan. So, halimbawa, buong pera mo, halimbawa lang ha, then sell BTC. Okay? Ayaw niya kasi mas mababa. Okay? So, dapat ay mas mataas sa 1,000. So, ganun yan. Mapupunta sa order history. Kapag naabot nyo yung 38,000, masesell na po yung Bitcoin nyo. So, ganun lang kadali ang magbabuy and sell dito sa Binance. Ito po yung pinakamadali na alam ko. Okay? So, sana guys na nakukuha nyo. So, huwag nyong ibenta na mababa yung price. Hintayin nyo na mataas yung price tsaka nyo ibenta. Alright? So, yun po yung aking strategy na basic lang. Although, lalong-lalo pagbago kayo. Kung gusto nyo naman mas maraming features pala, click nyo lang yung trading view. Okay? So, may mga lalabas po dyan ng mga features na kung saan pwede po nating gamitin. Pero dahil beginner ka pa lang, okay na siguro yung original. Original muna yung gagamitin nyo. Basta't meron na siyang indicator. Alright? So, now, ang tanong mo siguro sa akin, pwede bang, paano na ngayon kung kumita na ako? Saan ko ika-cash out yung pera ko dyan? So, simple lang din. Dito, balik tayo dito. Pwede nating, dalawa po yung pwede kong ituro sa inyo. Pwede rin po kayong magbenta. Or pwede nyo na pong ibenta. Okay, ganito yon. So, dapat nasa USDT na. Once na ibinenta mo sa Bitcoin, halimbawa Bitcoin, binenta mo, magiging USDT na yon. At pwede na nating i-cash out. So, para i-cash out yan, okay, simple lang din, tayo naman yung magsesell. Okay, pero dapat i-register mo muna yung bank, online banking mo. Dapat meron kang online banking. Alright? Para ma-i-register mo, para makapag-sell ka. Pero kapag wala, yun ang problema. Okay? Yun ang problema kung wala ka pang online banking. Ganito ang mangyayari. Okay? Kung magka-cash out ka, okay, ay pwede po yung dito mismo from other wallet or digital wallet. So, pwede natin gamitin. Para makapag-cash out, napakadali. Ang ginagamit ko, guys,
nilalagay ko muna siya sa Ripple kasi mabilis yung transaction. Okay? So, halimbawa, USDT, kinoconvert ko muna siya sa Ripple. At dito sa Ripple, dito ako nagka-cash out papunta sa coins.ph. Pwede po yun. Okay? So, dito, ang gagawin mo lang is withdraw. Click mo lang yung withdraw. Yan. So, dito, ilalagay mo lang po yung XRP address. Halimbawa, yung coins.ph. Then, click mo lang itong XRP. So, ilalagay mo yung tag. Huwag niyong kakalimutan yung tag. Okay? So, halimbawa, lahat ng XRP mo, halimbawa, then click mo lang yung submit. Alam mo yung XRP, guys, hindi po tumatagal ng 10 minutes nandun na po sa ating coins.ph. Pwede na nating i-convert or pwede na nating i-trade din sa peso at pwede na nating ilabas. Alright? So, ganun lang kadali, guys, ang proseso dito sa Binance. Alright? So, yun po yung full video tutorial natin dito sa Binance na kung saan kumpleto na po yun. Wala na po kayong problema. Okay? So, lahat ng pasikot-sikot doon, sana naintindihan nyo dito sa aking video tutorial. Okay? So, yun lang yung aking maisishare. Sana nagustuhan nyo yung video tutorial na step by step. At sana nasundan nyo para makapag-start na rin po kayo mag-trade sa Binance. Okay? So, itong platform na to. Okay? Kung may questions pa po kayo, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box at sasagutin po natin yung mga tanong nyo. Okay? So, once again, thanks for watching. This is Mark from Pinoy Influencer. See you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye.